Okay, Barakuan, mga boss. Kalampag ang clutch housing. So, ang gagawin natin dito, i-re-rebeach. Kung hindi pa kayo marunong mag-rebeach, tingnan nyo ito, mga boss. DIY lang ito. Hindi na tayo magdadala sa machine shop kasi madali lang naman. Tapos ito, malambot ang rebeach ito kasi ito ay replacement lang. So, panoorin nyo na lang, mga boss, kung gusto nyo mag-DIY ng mga barako ninyo. Ayan. Kasi itong mga boss, napakakalampag ng clutch housing. Tapos papalitan natin ang clutch lining. Ayan, mga boss, tingnan nyo. And ayan, mga boss, gamit ang pako na may tulis, tapos martilyo, lagyan natin ng punch mark. Lalagyan natin ng punch mark yung rebits, mga boss, para pag drill natin, pag barina, nakasentro, tapos hindi na tayo mag-grinder. Kasi dati ang mga nakagawian sa pagtatanggal ng rebits ay yung grinder. Ngayon, ito naman. Barina ang gagamitin. So, meron na nga tayong punch mark. Basta kailangan medyo sentro dun sa pinakagitna nung rebits para pagbutas natin. Madali na matanggal yung rebits niya. O sakali namang medyo dumaplis or tumagilid, papantayin natin mamaya ng grinder pag natanggal na natin yung takip o yung backplate, mga boss. At yun, kasunod may punch na, ano, mga boss. Ang gagawin naman, kukuha tayo ng barina. So, depende na sa inyo. Ang ginamit kong, 532 muna. Tapos, kasunod nun, 1/4. Kapag ka nagamitan na natin ng 532 or 316, pwede rin, mga boss, para mabutas muna siya ng maliit. Tapos, kasunod yan, yung 1/4 na talim, dun matatanggal na yung ulo ng rivets. So, ganun lang. Ganun lang yung pagbubutas dyan, mga boss. At yun, tapos na natin gamitin yung 532. Gamitan na natin ng 1/4. Ayan, nakita nyo naman, natanggal na yung ulo ng rivets. So, dito, mga boss, hindi ako gumagamit ng hangin dyan kasi baka matalsikan pa tayo. Pamunas na lang yung ginagamit natin sa panlinis. Nabaklas na natin yung backplate. Ayan na yung itsura. Yung spring, maikli na, mga boss. Kumakalog na. Ang gagawin dyan, babatakin lang yung spring. Tapos, saan natin ibabalik? Ayan, ang laki ng kalog, mga boss. Oh. Ayun, yung bagong spring, halos yung magsing haba, mga boss. Kaya hindi ko na gagamitin yung bagong spring. Ang gagawin ko na lang, yung dati, babatakin natin. Kailangan mapahaba natin ang mas masigip dun sa pinaglalagay niya.
Hindi ko na gagamitin yung spring, mga boss. Rivets na lang ang gagamitin natin dito sa binili nating clutch rivets. Ayan, no? Kita nyo. Yan na yung rivets na tinanggal natin. Para mawala ang alog, ang gagawin natin, babatakin natin yung spring. Kailangan eksakto lang siya rin sa pinaglalagyan doon sa clutch basket para hindi na umalog pag pinalo natin yung rivets. Ayan na, yung spring mahigpit na, mga boss. Kaya sa trial na ganito, pwede na yung ilagay yung backplate tapos i-re-rebeach na, mga boss, kapag ka nalinisan na natin. Ayan, mga boss, pwede nang ilagay yung backplate. Sa paglalagay ng backplate, mga boss, magkakaroon tayo dyan ng bolt and nuts para yung pinakanggay niya, mga boss, para hindi ito magilid. At kapag ka meron ng bolts and nuts na pinakanggay, pwede na natin paluin yung rivets. At yan, ang gagawin lang dyan, papalu-paluin lang yan hanggang sa mayupit yung rivets. And yun, tapos na, mga boss, ito na yung resulta. So kung titingnan nyo, alam mo ay original yung pagkakapalo. Ayan, yan na yung final na rivets niyan, mga boss.